which is dapat hindi kami dapat mag-relax kasi nung first set, ginawa namin yung trabaho namin, kung ano yung inaral namin, ginawa namin. And then nung second set, parang medyo nag-relax kami. Kaya naging ganun yung outcome nung set na yun. So yun na po. And yung errors din. Errors po namin. I think kailangan namin bawasan ng mga. Siguro sa akin yung mindset ng team na kailangan, ay bawal kaming mag-relax. Hindi pa kasi tapos yung laban. Kailangan tuloy-tuloy pa rin kami. Bawal, well, dapat hindi kami dito hanggang hindi pa tapos yung kami. Coach, ano lang po, despite losing that second set, you had three players reach twin digits. So, anong masasabi niyo, Coach, na meron kayong kakayanan na mag-produce ng ganitong results? Malaking bagay talaga sa amin na, may mga, well, kung hindi man lahat, at least may mag-excel ng mga two or three players na magdo-double digits. Malaking factor yun compared dun sa pag meron talaga kaming bad game, kasi talagang single video, hindi talaga kami mananalo pag ganun talaga. So I think, siguro sa mindset na rin na lang, kasi alam talaga nilang kailangan mag-contribute ako. Kung di man ako makapagbigay ng points dito sa isang department na to, sa ibang bagay, gagawa ko. Ganun naman ang mindset nila palagi, collectively. For the players, given na yung scoring, pero gano'ng kahalaga sa inyo personally na yung floor defense nyo rin pareho nag-improve na. So parang gano'ng ka-important na meron din kayong significant na defensive contribution as much as in scoring din na binigay. Player, you go. Yung sa din namin, parang tinrabaho talaga namin siya 4 months. May time na everyday kaming, everyday kaming tinitriman yan para maghabol ng bol. And happy naman ako kasi nakikita namin yun sa game na na-apply namin yung mga ganong practice sa game. Yun nga po, kagaya ng sabi ni Ate Alay, kasi sa training pa lang po, pinapractice na namin siya yung digging namin. Kasi napansin po namin nung first game namin na doon nga kami mababa. And tinatry namin na kada game, kailangan may mag-i-improve sa skills namin. And yun nga, happy naman ako na medyo nakakaangat-angat na yung digging namin and yung passing. Pero I think mayroon pa kaming kayang gawin na hindi pa siya yung parang yung best namin. Coach. Coach, fourth straight panalo nyo nga po. Ano lang po yung challenge nyo sa players nyo, especially sa leaders nyo, na para ma-sustain yung gantong effort and performance as the first round nyo sheet? As normal na, we always remind them na dapat hindi lang yung team captain yung magpapakita ng leadership sa kanilang karakter. Everybody has to show leadership and character para makatulong talaga. And as I always say to mga players na nalato, mature na sila pero we're still aiming na mas tumaas pa yung level ng maturity. So para sa akin, malaking factor talaga yun na merong ganung character talaga yung mga players natin. Alam mo yun, parang tatrabahoin talaga nila na kahit, basta it's very natural na alam mo, pag iniwan mo na sila sa ano, alam nila yung gagawin. Ganon ka-bless ang mga coach to have them as their players kasi ngayon yung level ng maturity. Coach, ang isang magandang laro today, si yung rookie setter niya, si Pono, he had 2 blocks and 7.